guys! Welcome back to the vlog! So, for today's video, makikita nyo yung mga nangyari nung first birthday ni baby Lexi. 1, 2, 3! And after natin balikan at panoorin, wow, flashback pala. Hindi, after napakita sa inyo guys yung mga nangyari nung birthday ni Lexi, I'll give you tips kung paano mag-prepare ng birthday ng inyong mga anak in the middle of the pandemic. Since medyo tayo ay nasa new normal, wala pa tayo dun sa mundo talaga natin, I'll give you tips kung ano-ano yung mga ginawa ko para maging successful ang first birthday ni Lexi. Pero before that, eto na nga, ipapanood ko na muna sa inyo ang mga happenings sa kaarawan ng aking baby girl na si Savannah Alejandra. Enjoy watching! Birthday ngayon ni Lexi. Well, technically, hindi pa niya birthday dahil Feb 21 pa lang ngayon. Pero ngayon, amin gagawin ang kanyang birthday party. At ayan si Mayor. Nag-polo shirt po siya today. And ito yung mga pagpipilian namin na gagamitin ni Lexi. Ito na rin yung outfit na ginamit niya during the shoot. Di na kami bumili kasi naman, bakit? Kami-kami lang din naman. Actually, immediate family lang. 20 lang kami sa venue. And here's Ate Sam! Nax, busy. Kayo nga, kapita ng outfit ng baby. Wow! Mayor! Tulog pa. Tulog pa si birthday girl at ang kanyang yaye. Puyat yan. Puyat yata si birthday girl. Nakakaloka. Lexi, gising na, birthday na. Lexi. 1 hour later. Sina si baby. Gising na. Inaantok pa. Quack. Okay guys, nandito na kami around the area pero si Lexi ay nagpupupo pa. May bili kaming kape lang sa ayun no, naririnig ko yung pangkuluwang anak ha, pero okay yun, at least bago mag-start yung event, nakapupo na siya, nakadede na siya. 1 hour later. Lexi! Ito na lang, guys. Lexi! Oh, guys, sa laki ng paa mo, ha? Oo, oh, wait! Kasama. Lexi! Lexi! Oh, happy birthday, Lexi! Happy birthday, Lexi! 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 Hello! Wow. Lexi! Lexi! Wow! Hashtag new normal celebration.
may dalawang beses ko palang siya nakita na nag-follow na ganyan. Una, Bobby. Kailan? Yung engagement. Tsaka ngayon. Thank you sa lahat ng nagpunta, sa date, sa lahat ng family namin. Sa kayong mga nasa Zoom, meron pa ba? Thank you din sa lahat. So, ayan, napanood nyo na guys yung mga nangyari sa first birthday ni Lexi. And hindi ako actually yung naghawak nung camera during the party kasi sobrang busy. Ang weird nga eh, hindi ko alam kung paano ako na-busy. Eh, diba, 20 lang naman kami dun sa loob ng venue dahil immediate family lang yung invited. So, ang humawak nung camera is my sister Kat. So, sana, diba, na-enjoy nyo yung mga pa-snippets natin for Lexi's first birthday. Anyway, eto na nga, hindi ko na patatagalin to guys at hindi ko masyadong hahabaan yung advice na ibibigay ko sa lahat ng mga mommies or daddies or parents or guardians na nagre-ready na para sa first birthday ng inyong mga anak. Ayun na nga, as I was saying, pwede nyo ring i-visit yung Instagram ng Beauty Derm and ask them kung gumagawa ba talaga sila ng souvenir para sa mga souvenir na cologne para sa mga birthdays or kung ano pang parties. Hindi ko kasi sure kasi baka regalo lang sa akin yun. So, hindi ako sure. Eto, munti ko makalimutan. Yung venue pala, yung venue, ginanap siya sa East Ocean Restaurant sa Asyana, sa Makapagal. Actually, at first, hindi ko sure kung pwede nang mag-birthday kasi diba bawal lumabas yung mga bata. Pero inaalaw na pala nila. Yun nga lang, limited talaga yung guests. Hindi pwede sobrang dami. Pwede kayo maghanap ng mga restaurants na pumapayag ng magpa-first birthday. Pero just make sure na hindi sobrang dami ng guests nyo. Yun yung i-advise ko sa inyo. Gayahin nyo na lang kami. Tama na yung 22 na lang kayo sa venue. Actually, the only friend na nandun sa party ni Lexi is Onse. Kung di pa siya nag-host, wala rin siya doon. Wala na akong in-invite sa mga ninong at ninang. Kasi, para walang magtampo. Tapos lahat sila nasa Zoom na lang. Oo nga, bunti ko makalimutan. Gusto ko rin pasalamatan si Pastor Jeff Eliscopides. Siya yung nag-dedicate. Siya yung nag-dedicate kay Lexi. Ayan, Pastor Jeff, thank you so much. And, ayun. Kung makikita nyo pala dun sa party, kami, yung mga nandun, except the suppliers, kami ng family ko ay nakatanggal yung aming mga mask during the party. That is because nag-antigen test muna kami bago yung party. Para lang, you know, just to be sure na safe talaga lahat. So talagang magastos yung mga events ngayon kasi para makasiguro tayo na safe lahat ng pupunta, eh magpapa-antigen test or swab test pa kayo. So, yon. Hindi naman siya super stressful. Siguro, na-stress lang ako nung mismong birthday dahil sinasabi ko nga kay Mike, parang after nung ano ni Lexi, nung birthday, mas pagod pa ako nung birthday kaysa nung kasal namin. Kasi siguro nung kasal, wala kaming ibang iniintindi kundi sarili lang namin. E si Sab that time nung kinasal kami, malaki na rin siya. Hindi siya baby. Pero pag may baby talaga, my gosh guys, pag may baby, ang hirap. Ang hirap-hirap. Kaya yung mga nanonood ng video na to, nagpaplano kayo magpakasal, tas baby pa po yung mga anak nyo, kung sakaling nauna yung baby, I suggest palakihin nyo po muna ng konti pagka mga naglalakad-lakad na po. Pag kaya magpakasal kasi lalo pag big wedding, kung civil lang okay lang eh, pero yung big wedding talaga, I suggest medyo yung pag naglalakad na yung bata kasi ang hirap po talaga. Oo, lalo kung wala din po kayong yaya, napakahirap. Hindi nyo masyadong ma-enjoy yung after party ng wedding. Anyway, well, kung meron kayong area sa bahay nyo na halimbawa garden or medyo malaki yung bahay nyo na pwedeng doon nyo na lang gawin yung birthday, pwedeng sa bahay na lang. Mas okay kung sa bahay na lang. Pero dito kasi naka-condo kami. So, kita nyo naman yung bahay namin. Guys, saan namin gaganapin dito? Diba? Hindi kami kasya. Kaya nag-decide kami na doon na lang sa East Ocean. And ang sarap ng mga food. At binigyan din nila kami ng discount. Per head yung bayad doon. Parang 1.5 per head siya. Pero natawaran ko sila. Lady Tawa. Divisory, ayan girl. Natawaran ko sila ng 1,000 pesos per head. Plus 10% charge. Yun. Yun yung nangyari.
dun sa ginastos namin sa venue at sa pagkain. Yung mismong venue, wala nang bayad. Yung food lang yung babayaran nyo. Kaya, perfect choice din yung East Ocean. And na-happy din ako na doon namin siya ginanap. Kasi alam nyo naman na isa sa mga hirap na hirap ngayong may pandemic is yung restaurant industry din. Diba? Medyo ang dami ng mga restaurants ang nagsara. And sinasabi nga sa akin nung anak nung owner ng East Ocean na pagka may mga ganong events, natutuwa sila kasi nakakatulong yun sa kanila para masustain yung business at para mapasweldo nila yung kanilang mga empleyado at para mabayaran nila lahat ng mga kailangan nilang bayaran. Akala mo naman ang laki ng binayad. Maliit lang po. Oo. Parang yung food namin and yung drinks, parang inabot siya ng mga 32,000 pesos. So yan, gusto nyo ba malaman kung magkano'ng nagastos namin sa birthday ni Lexi? Yung figure na ibibigay ko sa inyo, nag-compute kasi ako kahapon, kasama na doon yung mga pinang tip namin. Kasi syempre, halimbawa, sina DG, meron talaga silang TF, pero nagbigay pa kami ng tip, parang pangkain lang nila. Lahat ng suppliers, binigyan namin ng tip. Pero may nakalimutan akong bigyan ng tip. Nakalimutan akong bigyan ng tip yung mga waiter sa mga talaga ng loob ko. So parang ang plano ko na lang, sorry po sa mga waiter na nandun sa birthday. Babalik kami doon sa birthday ng nanay ko, kakain na lang kami. Or imemessage ko na lang yung anak ng owner para makuha yung mga GCash number ng mga waiters para masend namin yung tip. Nag-guilty talaga ako. Guys, huwag niyong kalimutan mag-tip. Nag-guilty ako pag nung nasa sasakyan na kami, sabi ko kay Mike, oh my gosh, di ko nabigyan ng tip yung mga nasa East Ocean. Why is your face like that? Okay, kung di kayo magbibigay ng tip sa ibang sa suppliers na kukunin nyo, pwedeng mas less pa dito yung magastos nyo. Pero, yung itsura na yun ng party ni Lexi, all in all kasama ng mga tip, inabot siya ng 130,000 pesos. Okay, so, pero for me, parang sakto lang siya. Iniisip ko nga siguro kung natuloy yung 60, more than pa yan. So, okay na din talaga. Minsan, ano no, talagang may kagandahan din na nagpa-party tayo sa gitna ng pandemic dahil lumiles ang gastos natin. So, yun, 130,000 pesos po ang nagastos. And ang susunod na major birthday is 7th birthday ni Lexi and 18th birthday ni Atista. Gosh, 18th birthday. Anyway, kung meron pa kayong mga ibang questions tungkol dun sa birthday ni Lexi, kung meron ako hindi nasabi dito sa vlog na to, feel free to comment down below. Yung link ng mga Instagram accounts ng mga suppliers, ilalagay ko sa description box para hindi kayo mahirapan na hanapin sila. At take note, ang pinakaki talaga dito mga moms ay tumawad kayo sa lahat ng supplier. Pero wag sobrang tawad. Yung makatarungang tawad, okay? Tawaran nyo sila, sabihin nyo ito lang yung budget ko. Anong kayang gawin sa budget na to? Yun ang sabihin nyo sa kanila. Osha, this is it. That's it, pansit. Ano daw? That's it mga moms. Thank you so much everyone for watching this video. Until next time, see you on my next vlog. Bye-bye!